Hello and welcome dito sa E-Lectures. So ngayon nasa episode 5 na tayo sa ating playlist sa electrostatics. So ang i-discuss natin ngayon is capacitors in series and in parallel. So tara na. So ngayon meron tayong saglit na discussion about sa capacitors in series and in parallel. So kung meron ka ng background or foundation sa mga resistors in series or resistors in parallel, magiging madali na yung discussion natin dito. Kasi yung mga properties ng voltage tsaka ng current is same lang dun sa capacitors. Ang maiiba nga lang dito ay yung pagdating dun sa capacitance. So tara na. So ayan, capacitors in series. So naglagay ako ng open and close parenthesis. Like parallel resistors in terms of capacitance. Kasi diba sa parallel resistors, yung total resistance hindi siya additive, kundi reciprocal ng summation ng reciprocal ng resistances ng kada branch. So ganun yung mangyayari dyan. So since diba yung voltage hindi nagbabago yung property niya, mapa resistor or capacitor, since series circuit yan, yung voltage natin is mag-a-add pa din. Yun nga lang, di ba, yung formula nga natin. So, katulad na sabi ko, no, parati natin sisimulan sa Q is equal sa CV sa curriculum vitae. So, ibig sabihin, yung voltage is equal sa Q over C. Okay? So, itong mga VT is equal sa V1 plus V2 plus V3. Pwede natin palitan yan ng mga puro Q over C. So, QT over C over T. Kasi yung V1 is Q1 over C1, Q2 over C2, Q3 over C3. So, katulad ng sa series circuit, diba, kung saan equal yung current. Pero pagdating dito ngayon, wala tayong current. Pero alam naman natin, diba, yung current is a charge flow. So, ang hahalili sa current natin ngayon ay si charge. So, ibig sabihin, sa capacitors in series, ang charge natin ay equal lang. So, QT is equal sa Q1, is equal sa Q2, and so on. So, ngayon, kapag nilabas natin yan, diba, tinanggal natin yan, eto na lang yung matitira. Yun nga, yung total capacitance is reciprocal ng summation ng reciprocal ng kada, ayan, string natin or yung naka-series na capacitance, hindi siya additive. So, ayan, 1 over CT, C1, C2, C3. So, ibig sabihin, kung mag-a-apply ka ng voltage divider dito sa capacitor, ang itsura niyan parang current divider dun sa resistor. Since yung capacitance natin kasi hindi siya additive eh. So, reciprocal kasi siya eh. Kaya kung mag-apply ka ng voltage divider theorem dito, ayun, kamukha siya nung current divider theorem na kung saan kung kanino ka naghahanap na voltage lalabas, yun yung hindi numerator mo. Okay? So, dapat iba. So, ayan. Yan yung mga formulas natin para sa capacitors in series. So, ngayon naman sa capacitors in parallel, ayan, like series resistor. So, yung katulad ng series dito, di ba, yung sa resistance lang. So, ibig sabihin, yung capacitance mo, mag-a-add lang siya. So, C1 plus C2 plus C3. So, in terms sa nature ng voltage, mareretain mo pa rin no, yung property ng voltage natin na kung saan kapag parallel, equal yung mga voltages. So, VT is equal sa V1, is equal sa V2, and so on. Tapos, di ba, yung sa parallel resistor, ang current kasi natin is additive, di ba? Ngayon, yung hahalili si charge. Kaya yung charge natin sa parallel capacitors, nag-a-add lang. So, ayun, di ba? Yung charge nga is curriculum vitae. So, itong QT is equal sa Q1, Q2, Q3, pwede natin palitan ng mga curriculum vitae. So, CT, VT, tapos C1, V1, C2, V2, C3, V3. Eh, since equal yung mga voltages, di ba? Pwede natin siyang tanggalin. And then, matitira na lang yung capacitance, which is si C1, C2, at C3. So, ngayon, kapag mag-o-operate ka ng capacitor, mahalaga na alam mo yung mga voltage rating niya. So, yung voltage rating niya,
we can say, yun yung tinatawag na working voltage. Kung saan yun na yung pinaka-maximum voltage na pwede mong isalpak dun sa capacitor nang hindi siya masisira. Or sabihin natin, hindi mapupunit yung insulation. So with that, pupunta tayo sa discussion ng tinatawag na working voltage, breakdown voltage, at dielectric strength. So yan, yung working voltage, siya yung maximum voltage na pwede mong i-apply sa capacitor, di ba? Na hindi siya mapupunit. Okay, or hindi mabubutas. Kasi nga, di ba, sabi natin, ang capacitor is two conducting material separated by an insulator. So kung insulator yan, di ba, hindi magkoconduct ng kuryente yan. Pero nai-stress nga siya because of electric field. Nandahil doon sa mga charges natin. Pero kung mangyari na sobrang lakas nito, di ba, eh matutulak na talaga ng voltage ito at mapapuncture or magkakaroon ng hole, burnt hole ang solid na dielectric natin. So kung air yan, ayun, mag-ionize, tapos makakita ka ng mga sparking, no? Bzzz, yung gumagano'n siya. So kung lalagpas ka dun sa tinatawag na working voltage. In the same manner, yung disruptive or yung tinatawag natin na breakdown voltage ng isang insulator, siya yung minimum voltage na required para masira mo na yung insulation. Okay? So kasi working voltage is yung maximum na pwede mong i-apply. Yung breakdown voltage, yun yung minimum na kailangan mo para mabutas mo yung insulator. Tapos si dielectric strength naman of an insulator or dielectric medium is given by the maximum potential difference which a unit thickness of the medium can withstand without breaking down. So lumalabas, 'di ba, parang kamukha siya ng working voltage. Yun nga lang, 'di ba? In partner siya with doon sa unit thickness. So ibig sabihin, nakaka-apekto yung thickness, 'di ba, para malaman yung tinatawag na dielectric strength. So yun din yung maximum na potential difference with reference doon sa unit thickness na kaya i-withstand ng capacitor nang hindi siya mabe-breakdown or sabihin natin yung insulation nang hindi siya mabubutas. So yung dielectric strength is given by the potential gradient. So necessary to cause the breakdown of an insulator. So yung unit ng dielectric strength natin is volt per meter. So parang kamukha ng electric field intensity, di ba? Or potential gradient. So although it is usually expressed in kilovolt, ayan, per millimeter. So for example, meron tayong 3 kV mm. Okay, na dielectric strength ng isang material. So ano ibig sabihin niyan? So sabihin natin, 'di ba, meron tayong air. Sabihin na lang natin, for example, kung air 'yan. Meron tayong dalawang conductor ngayon, okay? So kung yung separation ng dalawang conductor doon sa air is 1 millimeter. Okay, 'di ba? 3 kV daw eh per millimeter. So ayan, through 1 millimeter, ang pinaka-maximum na pwede mong isalpak dyan is 3,000. Nang hindi nagkakaroon ng arcing dito sa dalawang conductor. So, for example lang, kunwari ito yung dielectric strength ng air, no? Okay? So, at 1 millimeter, 3,000 yung pinakasagad mo dyan. Nang hindi na ba-breakdown yan. So, just in case na tumaas yan ng 3,010, yun na yung time na mararapture niya na yung air, no? Kaya yung dielectric strength, hindi lang siya basta voltage, may kinalaman na rin yung separation ng dalawang conductor, okay? Or let's say yung thickness ng insulator natin. So, ganun siya, nagro-roll to play. So, ngayon, tingin ko okay na yung mga principles discussion natin. Gawin natin, mag-solve na tayo ng problem dito sa capacitors in series and in parallel. So, sample problem number 1. So, meron tayong tatlong capacitors, A, B, C, na meron capacitance of 10, 50, and 25 microfarad respectively. So, calculate the total capacitance, so CT. So, charge on each capacitors when connected in series to a 250 volt supply. So, since equal yung charge, makuha lang natin yung QT. Eh, nakuha na natin yung charge sa bawat capacitor.
And then last, yung potential difference dun sa capacitor. So for that, siguro pwede na natin gawin yung V is equal sa Q over C. So yan, solve na natin. So drawing muna natin yung mga capacitors natin in series. Okay, so 10, 50, tapos 25 microfarad yan, di ba? Across 250 volts. So yan, kung kukuha tayo ng total capacitance, edi 1 over CT is equals to 1 over, so 10 micro. Okay, plus 1 over 50 micro. Plus 1 over 25 micro. Ayan, microfarad. So, and diretso salpak lang yan. Kuha muna yung total capacitance. Okay, so gawin natin, iloob natin siya tapos inverse natin. So, 1 over, so 10 micro. Tapos, plus 1 over, okay, so 50 micro. Plus 1 over, okay, 25 micro. Tapos, inverse natin para rekta na natin makuha yung total capacitance. So, sure ball, yung magiging sagot yan, mas mababa pa sa 10 microfarad. So, ayan na nga. So, 6.25 microfarad. So, di ba sa parallel resistor, parang ganun lang din siya. Yung magiging total resistance mo is mas mababa pa dun sa pinaka mababa. So, dito sa series capacitors natin, yung magiging total capacitance natin is mas mababa pa dun sa pinakamababa. So, tama nga. So, mas mababa pa siya sa 10 microfarad. So, yan. Since nakuha na natin yung total capacitance natin, makakapag-solve na tayo ng total charge. So, curriculum vitae lang. So, QT is equal sa CT times VT. So, 6.25. Okay. So, microfarad multiply by 250 volts. At ayan, makukuha na natin yung charge natin. So, gawin ko, store na lang natin to sa C. Okay. So, ayan, balik capacitance natin, multiply by 250. So, ayan siya. Bali, 1.562. Ayan, millicoulomb. So, 1.562 millicoulomb. So, lalabas, yan na din yung mga charges, no? Ng capacitor 1 natin, capacitor B, capacitor C. And then lastly, maghanap na tayo ng potential difference on each capacitors. So, ito, store na lang natin to sa Y. Okay? Para mas madali. So, for V1, so, bali yung QT all over C1. So, tanda, no, kapag pinag-plus mo lahat ng voltage drop mo, dapat babalik sila sa 250. So, ayan, lagay na natin to 1.562 times 10 raised to negative 3 coulomb all over 10 microfarad. So, madali na lang to, di ba? Kasi yung i-edit na lang natin is yung capacitance. So, for that, ang gagawin ko, ayan, isusulat ko na lang yung sagot dun sa dalawa. So, 10 micro. Ayan, so, 156.25 volts. Yan yung V1. And then, V2, papalitan lang natin to na 50. So, maganda, no, store natin to sa A. Para mag-countercheck tayo mamaya ng voltage natin. Okay, and then 50, store natin sa B. So, ayan, 31.25 volts yung V2. 31.25 volts. And then yung V3, so i-edit lang natin ulit yung denominator, no? Para tapos-tapos agad. So, 25. Ayan, so yung voltage drop is 62.5.
62.5 volts. So, ayan yung mga sagot natin, di ba? Para sa sample problem number 1. Ngayon, gagawin natin, iche-checking natin yung voltage. Dapat babalik siya sa 250. Okay, so gagawin lang natin A plus B plus C is equals to 250. So, ayun, tama nga yung mga voltage drop natin. So, okay na tayo sa problem number 1. So, problem number 2. What is the total capacitance of 3 capacitors connected in parallel if their values are, so yan, 0.15 microfarad, 0.015 microfarad, and 0.003 microfarad. So, meron silang working voltage na 50, 100, and 150 volts. Tapos, what would be the working voltage of this combination? So, ngayon, drawing natin yung capacitance natin, no? Okay, yung una natin is 0.15 microfarad, 50 volts. So, connected sila in parallel. So, tandaan kung parallel, equal kayo na voltage. So, 0.15 microfarad. And then last, ayan, 0.003 pala. Ayan, microfarad, 150 volts. Tapos ito, 100 volts. So, sa pagkuha ng total capacitance, additive lang siya. So, C1 plus C2 plus C3. So, bali, mangyayari dito, 0.15. Since lahat sila micro, no? Kahit hindi ko na ilagay, diretso na lang natin na micro yung sagot. Plus 0.015, and then last 0.003 microfarad. So, ayan, yung magiging sagot natin dyan is 0.168. So, 0.15 plus 0.015 plus 0.003. So, yun nga, 0.168 microfarad. So, ayan, di ba? Madali lang yung capacitors kapag nakano siya parallel. Add lang yung capacitance. Ngayon, in terms of working voltage, i-try na natin to. So, kung pipiliin natin yung 150 volts, since parallel yan, di ba? Lahat sila sasalo ng 150. So, ano mangyayari dito kay capacitor 2? Masya-short. Since hanggang 100 lang yung kaya niya, salpakan mo ng 150, yari ito. So, ito, 50 volts, salpakan mo ng 150, yari din ito. So, hindi pwede yung 150. Ngayon, try natin 100. So, pagdating dito kay 150, walang problema. Since hanggang 150 yung kaya niya, 100 lang in-impress mo. So, walang problema kay capacitor 3. Pangalawang capacitor, 100, 100. So, walang problema. Hindi rin kagad siya masisira. Pero pagdating dito sa capacitor 1, since hanggang 50 volts lang siya, hindi niya kaya, masya-short siya. So, hindi pwede si 100 volts kasi madadali yung unang capacitor. So, sa mga ganitong problem, madali lang hanapin yung tinatawag na working voltage. Ang kailangan mo lang gawin is tignan mo kung sino yung pinakamababa dun sa combination. At siya yung magiging working voltage nila. So, kapag pinili kasi natin, di ba, yung working voltage natin is 50 volts, hindi masyashort si 50 volts, hindi masyashort si 100 volts, at hindi masyashort si 150 volts. So, makakapag-operate sila ng maayos lahat. So, ayan yung sagot natin sa sample problem number 2. Okay, so for our last problem. So, ito yung medyo challenge ng onte, no? Kaya nilagay ko to kasi magandang problem siya. So, ayan, meron tayong isolated capacitor na hindi natin alam yung capacitance. Tapos, na-charge siya to a potential difference of 100 volts. So, lagayin natin to ah. So, sabihin natin, ito si capacitor 1. Wala tayong kaalam-alam kung ano yung capacitance niya. And then, yung voltage niya is 100 volts. So, di ba na-charge daw siya? So, ibig sabihin, meron siyang charge na hindi rin natin alam yung value. So, ayan. Yung na-charge na capacitor na yan, and then, kinonect natin in parallel sa isang uncharged
na 10 microfarad capacitor. And then, yung naging potential difference nila is 30 volt. So, find the unknown capacitance in microfarad. So, ngayon, drawing natin ulit si charge capacitor natin. So, sabihin natin, ito yung unang condition. Condition 1. Ito yung condition 2. Okay. So, since yung mga charges mo, madidistribute na siya doon sa kabila, maghahati kayo, di ba? E di ibig sabihin, mababawasan yung charge mo, yung iba napunta doon sa pangalawang kapasitor. Yun yung dahilan bakit naging 30 na lang. So sabihin natin dito, V2 is 30 volts. Meron siyang capacitance of 10 microfarad. So at this state, since parallel sila, di ba? Dito sa state na to, yung V1 natin is 30 volts na lang. Kasi nga, yung ibang charges niya napunta dito sa capacitor 2. Kaya from 100, bumaba na lang siya ng 30. So, bakit natin nasabi na 30? Since parallel sila, di ba? O di, pare silang 30 volts. So, ngayon, ayan, hinahanap yung unknown capacitance. So, ang gagawin lang natin dyan is formula lang ng charge. Tingin ko okay na yun para ma-solve natin ito. So, tandaan, yung charge natin doon sa condition 1, yung QT natin dyan, yun lang din yung QT na nandito. Yun nga lang, magkaiba sila. Ito kasi mag-isang capacitor lang. So, C1 multiply by V1. Pero pagdating dito, yung total charge mo is summation na nung charge doon sa capacitor 1 at sa capacitor 2. Sabi nga natin, di ba, nung kumunay kasi in parallel, yung ibang charge mo napunta doon sa capacitor 2. Pero kung ano yung amount na na-charge mo dun sa unang condition, yun lang yung lahat na meron ka. Kumbaga, di ba sa tubig, ayun, sabihin natin meron kang volume na 1 liter. Tapos, hinati mo ngayon dun sa isang container na 500 milliliter. Okay? So ngayon lalabas, meron ka ng dalawang 500 milliliter na kapag pinagsama mo yung dalawang 500 milliliter, babalik ulit yun sa 1 liter. So, parang ganun lang din siya. So, yan. Bali, pagsasamahin lang natin yung dalawang QT natin na based sa condition 1 at based sa condition 2. Ano nga ulit yung Q, curriculum, vitae. Okay? So, kapag nilayout na natin yan, ito yung C1. Tapos, meron siyang voltage na 100 volts. And then, pagdating doon sa condition 2, yung Q1 dyan is C1. Ano na yung voltage niya? 30 volts. Plus Q2. So sa Q2, meron na tayong C2 at V2. So ito yung mas madali dito. Okay? So bali 10 microfarad multiply by 30 volts. So ngayon sa equation natin, makikita natin yung unknown natin is C1. So with that, eh, pwede na tayo mag-perform ng shape solve, di ba? Kuha na natin yung unknown capacitance. So, ayan. Model lang natin. So, X times 100 volts. Tapos, ito na siya. So, sabihin natin 30. X plus. So, si 10 micro. Multiply 30 volts. So, ayan. Shape solve. So, kailangan natin lumabas ulit to para makita natin yung X. Okay. Alpha X. So, 4.286 microfarad. So, yan yung capacitance na unknown na charge ng 100 volts kanina. So, ayan yung sagot sa problem number 3. At dito nagtatapos, no, yung discussion natin sa capacitance in series and in parallel. So, ayun. Hindi ko alam kung kailan ulit ako makakagawa ng susunod na video. Pero kung merong sumunod ulit na video nito after ng episode 5. So, ibig sabihin nun, thank you Lord. Dahil nabigyan niya ako ulit ng time or ng magandang circumstance para makagawa ulit ng video.
So for now, parang yun yung pinoproblema ko. Kasi nga, goal ko na bago matapos itong taon na to, sana tapos ko na itong playlist sa electrostatics and electromagnetics. So yun lang, may mga pangyayari lang na mukhang mahirapan ako na gumawa ng mga video. Tapos ayun, once na magsimula na yung review namin sa Powerline this November or yung iba this October, magiging bakbakan na ulit yung schedule namin. So yun, if you find this video helpful, share niyo sa mga kaibigan niyo at sama-sama tayo magpalakas ng ating foundations sa EE dito sa EE Lectures and the Lord of Stories podcast. Bye!